This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyo mga ka-Gigi. So, nandito na naman po tayo sa isang panibagong info video with a specific platform, okay? Kung saan pwede kayong kumita ng extra income. Tandaan nyo guys, ito pong platform na to ay need po ng investment. So, remember to invest at your own risk. Nag-share lang po ko sa inyo ng info about this specific platform, okay? So guys, ito po yung gusto ko i-share sa inyo for today, which is itong Margex, no? So makikita nyo dito guys, ito yung kanilang official website. So tignan muna natin, no? So nakalagay sa kanilang website is your reliable way to trade Bitcoin with up to 100 times leverage. So yun yung hanggang maximum nila dito, no? 100 times. Then meron silang 12 plus exchanges in one place. Bank grade multi-layer security. No personal details are required. Ooh, so hindi nyo kailangan ng personal details nyo dito guys. Then makikita nyo dito, Margex offers a broad range of powerful tools to harness your trading skills and boost profits. So nakalagay naman dito guys, a user-friendly interface, use isolated margin to manage your risk. The whole market data is at your fingertips. Go long, buy, or go short, sell. Why you should choose Margex trading infrastructure, privacy. Then ayun, mga nakalagay naman dito, secure trading, transparency in every aspect. Then gumagamit din sila ng price manipulation protection, MP shield system, ang tawag doon. So nakalagay naman dito, the cryptocurrency market is volatile and still relatively new. The consequences of price manipulation have been encountered many times on the global market. To counter this, we have developed the MP Shield, which protects the clients from the drawbacks of price manipulation that often triggers unfair liquidation on other platforms. MP Shield is a unique development available exclusively on Margex. So, yung sinasabi nila parang ano nila dito, no? Protection nila from price manipulation. So, paano ba nag-work yun? Ayan, no? Makikita nyo naman dito. Pwede nyo basahin yan, guys. Okay? So your trading profits can be increased significantly by using leverage. So 100 USD, 200, 500, 1000. Depende na lang sa trip nyo, no? Pero alam ko minimum dito guys is 50 USD. Okay, para makapag-start ka. So start trading in under a minute, register, trade anonymously. So hindi nyo kailangan maglagay ng info about your name, address, nothing. Okay, no personal data is required. Deposit Bitcoin directly or buy Bitcoin with a bank card and send it to your wallet. Enjoy trading, open long or short positions with up to 100 times leverage, okay? So kung hindi ka risky person or ayaw nyo mag-take risk, huwag nyo na kayo mag-proceed dito guys. Huwag na kayo mag-proceed kasi napaka-risky po ng trading, okay? Crypto trading. So lalo na dun sa mga beginners or newbies, I suggest po na pag-aralan nyo muna po ang cryptocurrency and trading market bago kayo pumasok sa mga ganitong klaseng platforms, okay? So, ayun. So, paano ba magsisimula dito sa Margex? So, guys, makikita nyo naman dito, start trading with as little as $10. Pero, ang pinaka-minimum nila dito na required para makapag-invest ka dito is 50 USD. Pero, pag sa trading, as little as 10 USD, pwede na kayo mag-trade, no? Okay? So, ayun. Click nyo lang yung start trading kung gusto nyo lang mag-start dito kay Margex. Okay, kung decided ka na mag-take risk. So, pagka-click nyo yan, guys, syempre, need nyo po mag-sign up.
So guys, kung gusto niyo po mag-sign up, ilagay niyo lang dito yung preferred email niyo, preferred password, then follow niyo lang po tong password must contain. Then kung gusto niyo ilagay po yung referral code or invite code ko po dito, optional naman yan guys. If you want to support this channel, it will be much appreciated, okay? So ilalagay niyo lang diyan guys. At pwede nyo naman check sa description box ko below. Or kahit hindi sa akin guys, kahit doon sa mga nasa comment section ko below. Okay? Then, i-click nyo na tong I'm not a resident. Then, click nyo lang yung register. So guys, once na ma-register na kayo, no? So, ang mangyayari dyan guys, is i-verify nyo yung email address nyo. So, make sure na i-verify nyo yun. Then, once done, pwede na kayong mag-login. So guys, once done na nakapag-verified na po kayo ng email nyo and nakapag-login na po kayo dito sa Margex, ano ang next nyo nang gagawin? So ang next nyo nang gagawin is need nyo po mag-deposit, no? Gaya na sinabi ko, bago kayo mag-try po dito sa mga gatong klaseng platform, is need nyo po mag-research muna. And of course, dapat may basic knowledge kayo din about sa trading or crypto, no? So, kapag nagawa nyo na yung mga prerequisites na yon, so pwede na kayo mag-start dito. So, pupunta lang kayo sa wallet. Then, click nyo lang yung deposit, no? So, makikita nyo dito yung aking total balance. Then, eto, ikakopy nyo lang yan, guys, kung gusto nyo mag-deposit via BTC. Or, kung wala naman kayong Bitcoin wallet or let's say na hindi kayo maalam sa BTC pa. So, meron sila ditong Changely, okay? Kung saan pwede kayong gumamit ng debit or credit card. Pero, I would suggest, guys, na alamin nyo na rin yung about sa BTC. Kasi, mas dali dito, guys, eh. Sa pag-deposit ng Bitcoin, okay? So, nasa sa inyo pa rin yan kung ano preference nyo, deposit via BTC or deposit using Changely, okay? So guys, hintayin nyo lang yon. Within the day ko rin naman po na-receive yung deposit ko dito sa Margex. So, be patient na lang po, no? So, para makapag-start na tayo dito sa trading, so meron sila dito, limit market, saka stop market. Sa mga bago, I suggest na dito lang muna kayo sa limit mag-focus, no? Kasi itong market is very volatile and very risky, okay? Save lang naman yan sa limit. Pero ito kasing limit is kayo magde-decide kung how much nyo gustong ibenta or bumili, okay? Kayo magde-decide yan. Then ito yung mga pairs nila dito. So meron siyang BTC USD, ETH USD, XRP USD, LTC, EOS USD, and YFI USD, okay? So yun yung mga pwede nyong i-trade dito. So, paano tayo mag-start dito mag-trade, no? So, let's say na dito muna tayo sa limit or spot trading na tinatawag nga nila sa ibang platform, no? Ito yung kung saan pwede kayong mag-buy low, sell high, okay? So, ito yung mga isasuggest ko po muna doon sa mga newbies lamang po dito sa trading, no? Crypto trading. So, pag sinabing buy low, sell high, so ito, makikita nyo yung percentage dito kung ilang order size ba yung gusto nyo. Mas mataas na order size is mas mataas din ang balik sa inyo yung profit nyo, pero mas mataas ang risk. Okay? So, I suggest din na babaan nyo lang din yan. Then, ganun din, same as din sa leverage. Ito yung multiplier nyo, guys. So, mas mataas na leverage din. Mas mataas din ang imumultiply niya yung order size nyo, no? Pero, mas mataas din ang risk. Okay? So, I suggest na babaan nyo lang muna. Okay? So, let's say na mostly 10% lang muna yung sa akin or 5% yung doon sa mga bago. Ha? 5% kayo mag-start. Okay? Then, dito, makikita nyo dito, 20 times lang ako palagi. Then, kayo magde-decide. So, let's say, ang price ngayon po ni BTC is, ayan, no, nasa 43,426. Okay? Ngayon, kayo magde-decide yan kung gusto nyo ba siyang i-sell or i-buy. Titingnan nyo kasi din dito, guys, eh. Ito yung chart, diba? So, lagi ako nakatingin sa 15-minute chart, okay? Doon sa mga bago, dito kayo mag-start sa 15-minute chart or kung gusto nyo matagalan, 4 hours, okay? Nasa sa inyo yan, depende sa trip nyo, no? So, pag long-term kayo tumingin, sa 4 hours kayo mag-check ng mismong graph ng BTC, no? So, makikita nyo, nasa tuktok siya ngayon, no? Ayun, no, pataas siya. Pag nabutas niya yan, so, pag nabutas niya yan, guys, ito yung line na to. Ayan. Ayun, no, makikita nyo, ha? Pag nabutas niya yan, possible na tumaas siya. Okay? Pero pag hindi, pag nauntog siya dyan, bababa yan. Possible na bumaba yan. Okay? So, ito lagi. Dito kayo titingin sa kanilang, ano, ha? Ayun, no, meron siyang... Ayan. Dito.
So, pwede kayo gumamit ng indicator. Okay? So, nasa sa inyo, hindi naman ako masyadong expert pa sa ganito, pero pinakita ko lang sa inyo guys na pwede kayo gumamit ng indicators para in order na matansya nyo yung mismong graph. Okay? So, anyway, dito tayo sa limit. So, titignan nyo nga. So, balik tayo sa 15 minutes para doon sa mga traders natin dyan. Delete natin to. Nalagay natin yan dyan. Okay? So, nauntog siya dito. Okay? Possible na pwede pa yan umakit ng isa. Then, biglang bababa yan. So, ang gagawin natin dito guys is mag-sell tayo. Okay? Guys, nung una ko pong nakita itong si Margex. Same siya sa IQ options or expert options. So, napaka-risky nga po. No? So, make sure nga na invest at your own risk. Okay, walang sapilitan po. Sinishare ko lang po itong info ko about this specific trading platform. Okay? So, ang gagawin na natin is mag-sell short tayo. So, tatandaan nyo guys ito. Makikita nyo dito na ito yung limit price natin in USD. So, 5%, 20 times. Then, ang price na niya is tumaakit siya. So, itay lang muna natin. Mukhang iuuntog nila dito yan sa line na to. Pag lumagpas yan, guys, possible na umakit yan. Okay? So, gagawin na lang muna natin, guys, is mag-short tayo. So, short. Ayan, makikita nyo dito, sell 8914 BTC USD at 43,530. So, sell natin. Okay, tingnan nyo lang muna maigi ha. Mataas pa siya yung 528, no? Sell. So, saan siya mapupunta, guys? Dito siya sa active. Ayan, makikita nyo, no? So, gaya na sinabi ko, dito lang muna tayo focus sa limit. Okay, so pwede kayong mag-adjust ng take profit or stop loss nyo. Ito, i-click nyo lang yan guys yung nandito sa baba. So, pwede nyong ilagay yan kung how much nyo yan sabihin na natin kung magkano, no? Then, makikita nyo na open positions na siya, na trigger na. Okay, so pwede nyo na i-take profit or stop loss. Maglagay kayo ha, yan ang tatandaan nyo guys. Maglagay kayo lagi ng take profit and stop loss. Sell short tayo, ibig sabihin inisip natin na bababa si BTC. So dito, hanggang dito lang tayo guys sa may, ito, yung may pako or dito. Okay. So 43,043. Lagay natin 43,043. Set. Then yung stop loss natin, syempre, ayaw natin malugi tayo, no? So, maglalagay tayo, let's say na ang price niya ngayon is 43,500, para di tayo lugi. Ayan, minus 9% lang siya. Or, kung ayaw nyo guys, let's say 600, para 5% lang. Okay, para hindi kayo lugi. Okay? Maabot na nga siya ng, sige, 700 na natin guys. Hirap naman pag lagi kayong So ayan, nilagay ko na muna. Set na natin. So ayan siya. Makikita nyo dito guys yung sa ating open positions. So hintayin na lang natin kung ano magiging result niya, no? So guys, makikita nyo po dito sa baba, no, yung unrealized PNL and yung ROE, realized PNL. Alam nyo na, meaning po ng PNL is profit and loss. Okay? So, ito yung commission. So, hintayin natin yan. Dapat ma-above natin tong commission na to, or yung fee nila dito, no? Commission fee nila to. So, hindi pa tayo nakakapag-profit. So, pag nag-green na tong ROE, so, ibig sabihin, profitable na tayo. So, nasa sa inyo na lang yan kung kailan nyo gustong i-close yung sa limit position nyo or open position nyo dito sa Margex. So, guys, natalo yung una natin, no? So, makikita nyo dito, nag-sell ulit ako. So, yun guys, sinasabi ko sa inyo, guys, may kaakiba talaga dito ng risk. So, kung hindi kayo risk taker, I suggest na huwag na kayong tumuloy, no? So, hintayin nyo lang to guys. Makikita nyo dito yung ROE natin. Minus 1% pa. So, hintayin ko yung mag-green in order to close. Pag decided na kayo mag-close, kiklik nyo lang yung close dito. Okay? So, ito guys, makikita nyo, ito yung ROE natin, nag-green na siya. So, 11 na. So, pwede na natin siya i-close. So, close market na natin. So, at least doon, profitable na tayo. So, ganun lang siya guys.
kapag nag-green na yung ROE nyo, then make sure nga guys na be patient kayo sa trading. Yun yung kaakibat nyo dito. Kailangan patient kayo kapag nag-trade kayo, no? Then makikita nyo na profitable naman kanina, nag-green na. So i-close nyo, click nyo, make sure na close market yung i-click nyo, ha. I don't know kasi limit yung ang trading natin, pero market yung kiklik natin dito. So dapat ayusin siguro din nila yun. So guys, makikita nyo po yung history ng trading nyo sa position history. And makikita nyo po dito guys, oh, ayan o. So may commission po. Itong commission na to is mapupunta siya sa bonuses. Yung kanina nakita nyo guys, diba, above 10 USD yung ating nakuha sa PNL natin o ROE natin, no? Tapos, ayan, so mapupunta siya sa bonus pag chinek nyo dito sa wallet nyo, no? So, ayan siya guys, oh. So, yung bonus rebate. So, dito siya makikita nyo sa bonus balance. Okay, yun yung kanilang parang hinati nila guys, yung mismong sa profit. Okay, dun sa magtatanong guys kung para saan yung bonuses na nakita nyo kanina. So, dito siya napupunta na. So, bonuses can be obtained by participating in various Margex marketing campaigns. The amount of bonus funds received will depend on the unique rules and conditions of each separate campaign. Bonus balance is reflected in your wallet. So, bonuses are used to pay trade fees. So, para sa trade fees yun and financing. When closing an open position, any trade commissions or financing fees incurred for this position will instead be deducted from the bonus balance if bonus balance is above zero and sufficient to cover trade fees financing incurred. The initial trade fee incurred for opening this position will be compensated to your wallet balance and can be withdrawn or used for trading. So, pwede nyo withdrawin yun guys, no? If bonus balance is zero, then any trade fees financing cost will be accordingly deducted from the wallet balance. So, yun yung purpose ng bonuses guys, doon sa mga magtatanong, no? Para saan yung bonuses po sa Margex. So, ganun lang mag-trading guys. Ulitin ko lang po, kung nakikita nyo sa video na to is parang napakasimple lang, pero sa totoo guys, kung kayo po yung magsusubok na hindi, okay? Kasi napaka-risky nga pong sumubok sa mga gantong klaseng platform, trading platforms. Pinapakita ko lang sa inyo guys itong info ko about Margex, kung anong klaseng trading platform siya. Then, ayan nga guys, meron din po silang affiliate program kung di kayo mahilig mag-trade or let's say na gusto nyo lang mag-invite ng family or friends nyo. Pero walang sapilitan guys, shinare ko lang may affiliate program po ang Margex. So, ayan po. Then, yun lang halos guys sa kanilang platform, no? So, kung meron kayong questions, meron silang trading guide dito para paano kayo makapagsimula. So, i-click nyo lang yan. So, dito makikita nyo yung quick start, paano mag-register ng account, wallet overview, okay? So, paano mag-deposit, paano mag-withdraw, paano bumili ng Bitcoin. Then, yung mga order types, may iba't ibang klaseng order types sila dito. So, meron limit order. Ito yung pinakita ko sa inyo na paano gawin. Then, merong market order. Merong stop market order. Then, protective stop loss and take profit. So, yun yung pinakita ko rin sa inyo kanina na dapat maglalagay kayo palagi ng stop loss and take profit, no? Ayan. Paano, ito. Ano nga ba yung limit order? So, a limit order is a delayed order which is used to specify the highest and lowest price at which a trader is willing to buy or sell an asset. Traders utilize this type of order to improve the price at which they enter or exit the market. It is important to note, however, that such an order type does not guarantee execution as the market may not reach the limit price specified by the trader. So, ayan, makikita nyo yung instructions dito. Then, meron din silang market order. Ang pinakaiba kasi ng limit, guys. Sabi ko nga sa inyo, kayo magsiset, okay, ng order size nyo. Sa market kasi, fix siya. Kung ano yung specific price ng price ng isang cryptocurrency such as yung Bitcoin, yun yung ilalagay nila dito. So, ito yung stop market order naman. Then, how to place, manage, or cancel active orders. Meron sila din dito. How to manage or close active deals. So, ayan. Meron din sila dito, guys. Okay. So, i-check nyo lang yan guys dito sa training trading guide. Then, kayo na bala mag-click dito kung ano yung gusto nyong hanapin ng info about sa Margex, no? So guys, agad dito lang po muna yung ating video about sa Margex. And sana po nakatulong po itong info na to sa inyo guys para makapagbigay ng idea ano bang klaseng trading platform po itong si Margex, no?
And tatandaan nyo guys, lahat po ng trading platforms ay need ng investment at may kaakibat siya na risk. Okay? So tatandaan nyo guys, do your own research muna about sa cryptocurrency or about sa trading bago kayo pumasok sa mga gantong klaseng plataforma. And tatandaan nyo guys, invest at your own risk. Okay? Tatandaan nyo yan dahil mataas talaga ang risk sa mga trading. Okay? So, sinishare ko lang sa inyo guys yung info ko about dito sa specific platform na to. Kaya, mag-research muna lalo na sa mga bago. Okay, wag agad-agad na papasok sa mga basta-basta. Wag agad papasok basta-basta sa mga trading platform kung wala ka pang basic knowledge about sa cryptocurrency and about sa trading. Okay? So, thank you guys for watching. See you next time. And kung di ka pa nagsasubscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. Okay? So, see you next time guys. Goodbye and good vibes. Bye guys. See ya. Bye-bye. Stay safe everyone.